today's video, may bagong recipe na naman po akong i-share sa inyo. At ito ang kimchi soup. At tiyak na magugustuhan ito ng mga kimchi lovers na katulad ko. Ayan. So before anything else, kung bago ka po sa aking channel, please subscribe and click that notification bell para ma-notify po kayo every time na meron akong bagong video. So, recipe po ito ng aking asawa at gusto kong i-share sa inyo dahil gustong-gusto po namin ito, lalo-lalo na for dinner at gustong-gusto rin ng mga kids dahil hindi naman ito spicy. And pwede nyo rin itong gawing ulam dahil inuulam ito ng mga anak ko or just a side dish. Ayan, so ipapakita ko ang mga ingredients na gagamitin natin sa paggawa ng kimchi soup. So ito po ang mga ingredients na gagamitin natin na nanggaling lamang sa ating grocery store. So I have here, of course, kimchi. Ayan, 2 eggs. At meron din ako nitong hot pepper paste. Ayan, meron po ito sa mga grocery store. Meron din akong 3 tofu and Japanese spring onion. So, maglalagay din po ako ng pork belly or pork. Pwede rin kayong gumamit ng pork. Or tuna. Ayan, pwede rin nyo rin pong gamitin yung tuna. Or kung ayaw nyo pong lagyan ng kahit anong karne or fish, pwedeng ito lang po yung inyong gagamitin ingredients. So let's prepare our ingredients at ipapakita ko sa inyo later kung paano natin lulutuin ang ating kimchi. So ayan, hiwain ko lang po yung ating Japanese onion spring or spring onion, baliktad. Wala yung aking malaking sangkalan today guys dahil ginamit ko kanina maglinis ng bangus at binabad ko siya sa labas. Hindi pa natuyo, kaya ito munang maliit ang gagamitin natin today. Marami po kasing natutuwa sa napakalaki kong sangkalan, kaya iniwain lang po natin ng ganyan. Dalawang stalks po yung nilagay ko. So marami akong ilalagay na spring onions dahil nakakapagpatamis ito sa ating soup at nakakapagpabango. Ayan, susunod naman ang ating egg. Babatilin lang natin. Sa huli naman natin ito ilalagay. Babatulin natin at ilalagay natin ito kapag malapit ng maluto. Ayan. Next, yung ating pork. So, gagamit ako ng medyo may taba. Frozen pork ito, kaya hinintay ko pang mato kanina. Slice lang natin ng maliliit, guys. Ayan, ganyan siya. So kung pinapanood mo pa rin hanggang dito at hindi ka pa po nakasubscribe sa aking channel, subscribe na po. 16,000 subscriber na po ako and maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa aking mga video. Click like and comment down below kung nagustuhan niyo po ang video na ito. Meron po kayong question or suggestion para sa ating kimchi recipe, you can write down sa ating comment section po. Actually, yung ginagamit talaga ng asawa ko ay yung pork belly. Pero wala pala kaming pork belly sa freezer ngayon. That's why I'm using this. You can also use tuna, katulad ng sinabi ko kanina, yung tuna in can, guys. Tanggalin nyo lang yung oil niya. So, meron ako ditong 4 cups ng tubig para sa ating sabaw. At papakuluan muna natin ito bago natin ilagay yung pork. Ayan, guys. Kumukulo na po.
maganda natin lagyan yung ating corn. Lutuin lang natin konti. At kumulo na po yung ating corn. Lalagyan na po natin ngayon ng ating chili paste. It's a Korean chili paste. Mga 3 tablespoon. Mamaya tikman natin kung gusto pa natin mag-add. So, ayan. Isunod na rin natin yung ating spring onions. And the kimchi. Lagyan na rin po natin yung kimchi para sabay-sabay na silang kumulo. Hayaan lang po natin itong kumulo bago natin ilagay ang ating tofu. At this point, pwede na po natin ilagay ang ating tofu. Hinaan ko lang yung apoy para hindi mag-overflow. So, hatiin ko lang ng ganyan. Pero kailangan muna natin tikman kung gaano pa karaming patis yung ating kailangang idagdag. So, titikman ko na ang ating soup. Ang sarap niya, guys. Magdadagdag pa ako ng patis dahil kulang pa. Ayan, mga 2 tablespoon yan. So at this point, huwag na natin masyadong haluin para hindi mag-break yung ating tofu. At ngayon, idadagdag ko na po ang ating beaten eggs. So pampalapot lang po ito sa ating soup. Ayan. And then just give a little stir. Like that. O, diba? Mas gumanda yung ating soup. Ito na po ang ating kimchi soup. Ang bango-bango niya, guys, at ang sarap. Tamang-tama lang yung anghang at yung asim na galing sa kimchi. Ang sarap ng combination. Ayan. So, try this at home habang kayo ay nanonood ng inyong Korea series. Ayan. At bagay na bagay rin po ito ngayong tag-ulan na panahon. Ayan. Sana ay nagustuhan niyo ang video na ito. Share it with your friends sa mga mahilig sa kimchi. Ayan, and comment down below kung meron po kayong suggestions or another recipe using kimchi. Ayan, and thank you for watching. See you again soon. Bye!